Hi! Today we're baking. Ang ating gagawin ngayon ay ham and cheese tartlets. So, this is semi-homemade kasi ang gagamitin natin na dough natin for this is yung ready-made na. So, we're using crescent na seamless dough sheet. So, kung natatandaan nyo before, ginamit na natin to. Pero yung ginamit natin before is yung cut na. So, this time ito wala siyang seam o hindi siya hati-hati. Tayo ang maghahati. Ang mga ingredients natin para sa ating ham and cheese tartlets ay half a cup of ham. So, itong ham na to, cooked ham na siya. And then, I cut it into small pieces. So, you can use yung cooked ham sa Pilipinas. So, available siya. I-cut nyo lang siya ng maliliit. This is 2/3 cup ng Swiss cheese or any other cheese na meron kayo sa ref. Pwedeng cheddar cheese. This is 2 tablespoons ng minced spring onions or green onions. Kailangan natin syempre ng crescent dough or crescent seamless dough. We need 2 packs ng ganito or any other dough na meron kayo. So if you want, pwede kayong gumawa ng sarili ninyong dough para dito. Kailangan din natin ng 2 eggs and 6 tablespoons ng whipping cream. So, yung isang crescent dough natin, nilay ko na bale. And then, I cut it into 12 squares. So, yan ang gagamitin natin. Kapag nagpibake tayo, pinipreheat muna natin yung ating oven. So, set natin yung ating temperature to 375 degrees. And then, sa bake. Yan. So, intayin muna natin uminit yung ating oven. And then, gagawin na natin yung ating tartlet. Kakrack natin yung ating eggs dito sa ating bowl. And then, imimix natin sa kanya yung ating 6 tablespoons ng whipping cream. Tapos, imimix natin sila together. Pagka-well mix na sila, medyo isi-set aside muna natin. Yung natin nalutoan dito is our mini muffin pans. So, para siyang appetizer or pika-pika. Make sure lang na yung pagka-cut ninyo ng dough ninyo, ikakasya siya doon sa butas ng mini muffin pan. Paglalagay ng ating dough doon sa cup, bali, dadahan-dahanin natin kasi medyo soft siya. So, parang gagawa tayo ng cup sa loob. Papasok lang natin yung ating dough. Medyo isi-shape natin siya according dun sa cup ng ating muffin pan. Yan. Tapos maglilip tayo ng space sa ibabaw. You can shape it medyo circular if you want. O pwede rin naman na parang may tusok siya sa four sides. But I like to make it a medyo circle. Yan. So, gagawin lang natin yan hanggang ma-shape natin lahat ng ating dough. Or mailagay natin lahat sa cup. Ang next na gagawin natin, maglalagay tayo ng ham doon sa mga na-shape natin na dough cups. So, yung ham natin, hahatiin lang natin siya kung ilan yung cups na gagawin natin. So, this time we're making 24 cups. So, hahatiin lang natin yung ating ham sa 24. After the ham, lalagyan natin ng cheese sa ibabaw. Yung shredded cheese natin. So, yung cheese natin, hatiin lang din natin sa 24. By the way, yung ginagamit ko dito is Swiss cheese. But kung hindi available ang Swiss cheese, you can always use any kind of cheese na gusto ninyo. So, after the cheese, ang ilalagay naman natin next is our spring onions or green onions. So, lalagyan natin on top. And then, pag nailagay na natin yung ating ham, cheese, at saka yung green onions, ang last natin na ilalagay sa kanya is our beaten egg and whipped cream na mixture. So, ispoon natin sa ibabaw about a tablespoon bawat isa. So, kung ayaw ninyo lang ham, you can use bacon. So, kung
kulangin yung whipping cream and egg mixture ninyo. Bali, gawin nyo, dagdagan nyo ng isang egg and then another 3 tablespoons ng whipping cream. So, okay na yung tartlets natin. Ready na tayo ilagay siya sa oven. Ilagay natin sa middle rack ng ating oven yung ating tartlets and we're gonna bake this for 15 to 20 minutes. Yan. So, sara muna natin yung oven. Balikan natin. Halfway through ng pagluluto natin, balik na rin natin yung ating pans para even yung luto niya. Okay, so sara muna natin. Pwede na yung ating ham and cheese tartlet. So, pwede na natin hanguin. And then, papatay na natin yung apoy. Yan, so ito yung ating tartlets. I-cool muna natin siya for about 5 minutes dito sa pan. And then, tatanggalin natin siya. Tita transfer sa wire rack. Tartlets pala yung gagawin natin sa kanya. Tatanggalin na natin siya sa pan and then lalagay sa isang rack. So, bali, kung gagamitin nyo is yung Pillsbury na Crescent Puffs, mabilis siya matatanggal dito sa pan. But kung ang gagamitin nyo is homemade na dough, I suggest medyo lagyan nyo ng oil or ng butter yung ilalim ng muffin tins ninyo para madali siya tanggalin. So medyo papok nyo lang ng konti kung medyo nakadikit siya and then transfer natin siya sa wire rack. So tatanggalin lang natin sila lahat at ilalagay sa wire rack para mag-cool down completely. So, ito pwede na siya i-serve this actually. This is how we're gonna serve our ham and cheese tartlets. O, diba? Super simple lang naman siya gawin. So, tamang-tama to pang merienda ng mga bata pagdating nila galing sa school. Pwede rin naman na baon siya or breakfast. So, sana nagustuhan niyo itong recipe na to. Hanggang sa susunod ulit. Maraming salamat sa panonood.